Victoria, bakit elevated? Parang Victoria, parang Victoria Court. Welcome back to my YouTube channel. Siyempre, today's vlog is another episode of House Raid, Condo Raid na pinamagatang Katok ni Kitek. So, yan. Katok ni Kitek. O, yan. So, nung last vlog natin, yung first episode natin ng Katok ni Kitek, ang house raid natin ay si Architect Alex. So this time it's another architect. So abangan niyo kung sino 'yan. Isang kaibigan natin from the industry. So abangan niyo kung sino 'yan. Puntahan natin ang bahay niya at tingnan natin kung ano ang meron sa loob ng bahay ng isang another architect. Yan. So iba-ibang architect 'yan, iba-iba sila ng ways to organize, iba-iba sila ng ways to design, ways to plan. So iba-iba, so tignan natin. So itong mga episodes nating mga house raid, makikita nyo yung iba't ibang tastes, iba't ibang pagpaplano ng architecto sa kanilang sariling bahay. So yan, so very interesting. So bago natin umpisahan ang ating house raid, syempre huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share, syempre subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking ina-upload na mga video. Siyempre, Carla Malapit, huwag niyo kalimutan. Ito na! So, ayan, mga amigos, mga amigas, nandito na tayo sa bahay ng ating kaibigan. So, ang hindi nila alam, meron akong access ng bahay nila. So, alika, surpresahin natin sila. Maraming salamat pala sa ating cameraman. Shout out. So, ito, bago pumasok ng bahay, since itong guest natin, marami siyang halaman. Yan. So, isa sa mga hobbies niya, isa siyang plantito actually. So makikita nyo, marami siya, iba-iba klase nga namin. Mamaya i-explain niya at marami pa sa loob ng bahay for sure. So halika, pasukin natin. So, medyo peggy itong guest natin ngayon. So, hindi mo siya basta-basta magpapasok. So, meron siyang digital, ang tawag sa ganito, digital access, parang gano'n. So, hindi nila alam, meron akong access dito RFID. Sa bahay nila. Ha? RFID. O, parang kotse may RFID. So, tignan natin. Hindi nila alam na meron tayong access. So, ito ang ating guest. Hello. Si Architect Gerard Ilagan. Good afternoon to all my viewers. Ay, vlog pala to ni Architect Carla. Yes. So, ito, explain niya sa atin itong bahay niya. Welcome. Bago kasi ito ay bagong second episode ng ating Katok ni Kitek. So, isa sa mga kinatok natin ay Architect Ben. So, from UAP Alabang, so si Architect Gerard. Yan. Hello YouTube subscribers, mag-subscribe kayo. Dagdag pa kay Architect Carla para yes, medyo syempre dumami-dami ang kanyang subscribers. True. So, welcome. Ito yung aming house. So, this is our lanay. Yan. So, as you can see dito, syempre meron tayong mga plants. Yan, isa siyang certified plantito. Tsaka nagla-landscape din kasi tayo. Yan. So, makikita nyo sa wall natin, meron tayong cocolumber wall. Isa sa mga feature ng bahay niya, itong mga cocolumber na chinorva niya. Itong mga used cocolumber from previous projects. So sabi ko, kaysa sa itapon na lang namin, i-recycle na lang siya at gawa ng konting design para ma-reuse nga at maging functional din yung wall. Hindi lang siya plain na wall. So itong part ng house niya, yung pinakalanay niya, parang indoor garden, no? Yes, parang siya receiving area, extension, and para din merong hangin from the outside para pumasok. Circulate sa ito. So ito, explain mo, ano ba itong bahay mo na to? Anong style ba siya? Kasi di ba yung sa mga may bahay ngayon, merong mga modern, contemporary, industrial. Yes. So ito, ano ba yung sayo? Ang design natin, concept for the house, is industrial. So, industrial dahil parang yung mga industry warehouses before exposed yung mga... Parang mga bare lang lahat. Bare tile. Yung walls natin, cement finish lang. So, ganun ang industrial design. Yun. So, ito, napansin ko dito sa lanay niya, meron siyang may spot doon na puro halaman. So, tignan natin yung mga... Baka mga ano dito, parang kay Ethel Duval, yung mga most expensive. Wow, ganun ba? Parang expensive. Ano rin to? Siguro plant tour, oo. So, plant tour / house tour. Oh, ito actually, ito yung rack ko ng mga string of parts ko. Medyo gusto ko siyang plant kasi mabilis siya tumubo.
Tsaka maganda rin siyang tingnan yan. So you can see parang heart shape. Kaya string of hearts, heart shape leaf siya. Ah, kaya siya string of hearts. Yeah, so ito, meron tayong, pinkamas. Meron tayong ano, yan? Bonsai na ponytail, which is one of my favorite plants. So meron pa rin sa sahig. So pinaparami mo siya, so pinaparami niya. Yes, oo. Later tsaka on maganda kasi siyang center piece. Uh-oh. And ito, concrete, ano din na ginawa na. Ginawa mo lang itong pinaka-base niya. Ah, yes. Ano. So yun, meron kang palmera ba yun? Ito, yeah, palmera. Tsaka yuka. Mas ay, mature ponytail. Na ponytail. And then some selum. Tsaka sanadu. Sanadu. Ayun, sanadu. Uh-oh. Meron din ako niyan sa bahay. Kaya ito, isa ko rin yung favorite pa. Swiss cheese. Oo. Na monstera. And gumagapang yan, yun. So, tuloy po kayo. Tuloy tayo sa kanyang bahay. Wow! Nalito muna tayo sa living. Tapos mamaya, kuha na natin yung buong, ano, buong sige. Bahay. So, ito, bago pumasok ng bahay, meron na naman siyang mga, ano man tawag dito? Collection of plants. Yes. Oo. Pero mostly, ang ginagamit kong plants dito sa loob is mga low-light plants kasi hindi siya masyado maliwanag inside. Mga low-maintenance yes, din, no? Yes, like mga photos, tsaka alokasya. Tapos ito, yung mga pots mo, saan mo siya na ito, discord? Actually, mga online, nabibili ko siya. Pero kasi gagawa rin kami mga pots for selling. Ah, okay. So, gagawin yes, natin business. Katulad nito. Ganda, square. This one, kami lang gumawa. So, watch out. Ibenta rin namin siya. So, yan. I-feature natin yan next. Yung ating mga small businesses. Yan. So, ito na. Yung kanyang living space. Napansin ko, medyo yung living area, entertainment area niya pababa. Oo. So, ang purpose niyan is, of course, para ma-segregate yung space. And then, para din sa future na yeah, pwede maging swimming pool. Indoor swimming pool. Indoor swimming pool. So pag nagbaha, meron tayong swimming pool area dito. So, indoor swimming pool. Medyo kakaiba siya. Eh. So yan. Yun. Meron siyang sofa. Meron L-shaped sofa. TV. Meron siyang aquarium. Oo. So ito, makita natin, meron tayong ambient lighting TV. Tapos, of course, meron tayong architecture books. Oo nga. Wow. Tsaka, ito yung ating planted tank na ang purpose nito, syempre, since may ligaw sa halaman, tsaka, pangdilig doon na rin ang halaman. Ah, so yung water niya, ginagamit ko rin siya pangdilig. Ah. Syempre, tsaka ano, so makikita nyo, wala siyang filter dito, yung filter niya nandun sa likod ng aquarium. Ah, so meron kang storage dun for filter. Yes. So, pero, if nare-recall ko, itong setup niya ngayon, hindi pa ito yung final. Meron talaga siyang proposed na layout nitong living. Kumbaga, since hindi pa naman tapos yung pag-construct niya nitong bahay. Yes, so, ipapakita natin yun sa mga viewers natin para makita niyo yung magiging finished product. Tapos, bibisitahin uli natin siya kapag ka nagawa na. Oo, kasi before, kailangan ko lumipat dito na in 6 months. So, I had to finish the house muna. Mm-hmm. And then, saka na lang ako mag-renovate by area. Uh-oh. Para malaman ko rin yung magandang function for the space. So, saka hindi rin pala natatanong nung ating mga subscribers, yung mga nanonood natin. Ano dito, smart home. So, kaya mapapansin nyo madilim kasi lahat ng mga ano nga, features ng house nito, voice control. So, sample nga, buksan natin yung ilaw. Sige. Ang voice activated to using Google and Alexa. So, buksan natin kay Google. Hey Google, turn on living. Wow! Good. So, lahat ng area ng house, pwede siya ma-activate using Google or Alexa. Ah, so dalawa yun naman yung pinag-gastos ako muna kasi dalawa lang kami ng wife ko dito sa house. Siyempre, wala naman kaming helpers. So, pagka... In short, tamad po siya. Oo. Maliban doon, gusto ko na kaupo lang ako manonood ng TV para mabuksan ko lahat ng ilaw. And ang purpose ng smart home, pwede ko siyang i-control sa phone. Using cellphone, using mobile phone. Or kaya kahit nasan ako, basta may wifi, I can control the house. Para security purposes, okay din siya yung mga... Yes. Yung mga voice, smart home. Kasi meron din akong CCTV cameras, kung makikita nyo, around the house, which can be viewed sa mobile phone. Oo. Tsaka yung mga projects din na ginagawa ni Architect J, inu-introduce din niya yung mga ganitong technology, di ba? Yes, para kasi maganda rin yung smart home para doon sa mga
syempre elderly na, na hindi na masyadong mobile. Para hindi na kayo para open open sila. Para mas ano din sa kanya. Pwede sabihin pati TV, pwede mo siyang patayin using your ingat sample, pwede. Alexa, turn off TV. Okay. Oh, so ganun siya ka ano ka kaganda yung smart ano smart home. Oh, hindi naman sa pagiging tamad pero meron din naman siyang advantages. Oo, may mga advantages naman talaga. So yes. Dito after nito sa living, punta naman tayo ngayon sa dining. Pakita ko muna tong natin. Stairs natin galing siya sa farm namin sa Batangas. So kailangan ng konting sanding pa and finish. Pero mag-iiba naman kasi yung layout niya pag pinatapos na natin. Oh, ito para bago pa rin po tayo sa living. Ito din yung wall niya, napansin ko. Parang wood finish din. So, anong material yan? Anong... This wall is made of palutina. So, bumili lang ako ng mga pallets. And then, minout lang namin siya and sinunog namin yung ibang part para lumabas yung grain. Oo. Tapos, para magkaroon siya ng effect-effect. Yes, ng depth. Tapos, iba-ibang color lang. Nice, ganda. Tapos yung ceiling niya bare. Yung ceiling ko existing siya from the old, from old house kasi ano siya, 5-door apartment before. Na hindi natapos, so kinonvert ko siya based on that design. Okay. So ito, may halaman aside dito sa halaman, meron din siyang halaman dito sa side na to bago mag dining. So ito yung mga medyo special plants kasi monstera, merong ito giant photos. Dragon, ano, cobra plant, yan, cobra fern. So ito, kung hindi natin natatanong, if familiar yung mga subscribers natin, medyo may maharlika ang presyo nitong mga, kasi meron akong nakita na mga monstera ngayon, mga nagbebenta na sa 30,000, 40,000, bihira, makakakita ka, meron yung sobrang liit pa, mga 8,000, pero gano'n, no? May ano ako sa'yo, itong plant na to, bili ko lang 500, ito 200, ayon 100, ayon 50 pesos. 50 pesos kasi, bakit? Yun lang ang dineclare ko sa sarok ng presyo. So, declared lang. Huwag tayong maingay kung magkano yung mga plants. Correct, pero ang original price nito. Naku, mapapanood niya ito, malalaman niya na salagot na si Jerry after nito. Kasi so, talaga yan medyo mahal. So, ito, dito kay dining area. Yes. Of course, yung dining kasama natin. Kasama na ng kitchen, no? Oo. Parang isang gano'n na siya. So, open plant siya, kung makikita nyo. Kasi hindi naman kalakihan yung space. Para din medyo maliwala siya at walang obstruction din dito. So napansin ko itong dining set niya connected na dun sa island counter niya sa kitchen. So ganun yung pinak yung style niya. So parang isang buong malaki siya, maliwalas na tignan. Itong so, dining ito, table, it's temporary lang. Mm-hmm. So actually ako lang nag-paint sa kanya Christmas time eh, wala akong magawa. Sabi ko, testing ko mag-paint kung paano mag-stay yung painter. Medyo okay naman ng konti, kaya lang papalitan mo pa naman first try. Tsaka papalitan ko rin siya ng solid wood na table. So meron talaga siya. So ito, yung pinaka-island niya napansin ko, ano, ayan, concrete, buhos siya, buhos. So, kasi yung industrial finish. So concrete siya, concrete countertops. And then, itong mga lighting mo. Itong mga lighting ko, binili ko lang itong mga smart lights which is changeable din color. Tapos makikita nyo yung football natin na puro chicheria. Chicheron, gummy worms, at saka beans. Sweet beans. O, yung favorite natin yan. Oo, mga snacks. Meron din siyang mga snacks. Itong ating bread, ating chicheria. Bread box. Puro chicheria tuyo. Din. Puro tuyo ang laman niya. Oo nga, chicheria din. So, ang ganda nitong box na to. Pang-industrial din. Oo. So, yung kitchen natin, smart home din siya. Naamoy ko yung tuyo. Testing natin. Alexa, turn on kitchen. Wow! Amazing! So, nag-open itong lights na to, lights dito, tsaka yung box pa natin sa gilid. Oh! Yes, so, lahat siya connected doon. Yes. So, ito yung counter niya. Siyempre, meron siyang rice cooker, microwave, oven toaster, yung kanyang... glass na... Ano tawag dito? Built-in stove. Built-in stove. Range, sorry. Oh, range. Ito, may exhaust. So, kung mapapasin nyo, puro plants din all over the kitchen. Ito. So, yan. So, you can see yung Google. Pwede yan yung app. I-open din. Mag-open naman yung ibang lights sa kitchen. Nice. So, yan. So, meron siya mga condiments. Yan, nandito lahat. Ito naman din, since... Air fryer. Yes, so since temporary lang din siya, nirecycle ko muna yung mga old shelves ko from my previous office.
Saka ko doon sa tapos papalitan mo siya, okay. Yes. So, tapos ito, pag makikita nyo doon sa ceiling niya, ano siya, parang glass, skylight. Ano, skylight yung, yes. Ano nga, para syempre, mas tipid tayo sa kuryente. So, during daytime, hindi mo kailangan i-open yung lights. So, yung direct pakitutok sa taas. Para maliwanag yan. Dito sa area na to. So, yan yung iba. Oo, ganyan yung ginagawa nila, lalo na pag medyo yung mga hindi ganun malaki yung space, nagmumukha siyang maaliwalas lalo, no? Oo, syempre. Tsaka, of course, pero din tayong plants sa area na to. Oo. Dahil dito rin, medyo maliwanag. Oo, correct. Ang ganda pala din, ano, parang i-combine yung mga plants sa industrial design na, ano, no, na interior. So, yes, yun. So, ito, meron siyang ref, malaki yung ref niya. Itong ref, so, yun namin papalitan, so... Pero maganda kasi, maganda pa yung ref niya. To, ano, sa 3-door na ref, Samsung, mamahalin din to 100,000. So, marami siyang stock, grade na. Meron siyang hash brown, hot dog, mga karne-karne. Good for freezer. 1 month na to, pwede kung silang dalawa lang. Meron din siyang mga wine, baby wine. Meron siyang mga butter, soft drinks, yan, mga tirang ulam, palaman. Ito pala, yung ating pantry area, kung makikita mo. Ay, oo, yan. Ito yung pantry yeah. Area niya. Parang storage pantry area. Yes. Tapos motion activated yung light niya. Ba, ganoon? Para hindi ka na magpatay bukas magpapasok. Sabi-sabi na yun, pagka nakadetect siya ng malapit, bubok si ilaw. Yes. Pag nakalayo na tayo, mamamatay siya ng kusa. Oo. So yun, ang kanyang dining kitchen. Ngayon, dali naman niya tayo dun sa kanyang powder room. Ayun. Pakita ko pala itong succulents natin sa table. Oh, ay, ang cute pa. Parang ano siya, parang ang sarap pigain. Parang beans. Tapos, oh, parang beans. Nakalagay siya sa acacia na pots. Mm. Tapos eto, napansin ko. Gusto ko actually ito. Anong tawag nga dito sa Russia? Russian doll. Russian doll, no? Binili ng mami ko sa overseas siya. Ganda, oh. Ito yung kasa ito dito, di ba? Yes, yung papasok siya. Kaya, kung mapapansin mo itong isang to, siya yung pinakamadumi. Oo, kasi siya nasa labas. Oh, akala ko design na yung kulay niya. Kasi sabihin matagal na itong nakalagay sa loob. Oo, lahat yan nasa loob lang. Oo. So, sayang naman. Ganda niyan. Oo, ganda. Ito pala makikita nyo, yung ating sink. Binili ko lang ito sa Lazada. Ang ganda din, industrial din. Oo, ito galing sa Lazada. Mga online. Oo. So, suki din siya ng Lazada. Yes. Meron tayong mga Lazada haul parate. True. Tapos itong mga crates mo, ginawa mo lang din ba ito yung sa mga plants? Crates, since yan, Palochina crates. Oo. Na-purchase ko rin siya sa Facebook. Ang ganda, no? Para mag-match on it sa wood finish. So yun, dito tayo ngayon sa kanyang powder room. Pwede ba buksan natin? Oo. Yun, halika. Ito, pag napansin nyo, yung finish ng door niya, parang same din siya sa finish ng wall. Yes, pero hindi siya concrete door. Oo. Wood siya, pero same finish. Flush door lang. Ganda. So, ginawa ko siya, kaya lang, wala pa akong handle kasi gusto ko sana invisible or hidden door. Pero may lock naman sa loob. Oo, pero may lock naman. So, yan. So, ito yung ating concrete powder room. Pero may shower. So, yung may guest ka na gusto maligo, pwede. Oo. So, yan. Meron tayo. Ganda. Concrete counter. Yan. Tapos, ganda. Concrete lang yung shower. Concrete talaga yung finish niya. Lahat, all over. Yes. So, merong... Tapos, meron tayong future na for sale ko rin na pots. Gawa rin sa concrete. Lightweight siya. Mm-hmm. Pati ito, oh. Ito, no? Yes. Tapos, pati itong lababo niya, customized din. Siya ito lang din ang gumawa. Yes. So, kaya, concrete lang para madali sa maintenance. Mm-hmm. Tapos, mapapansin nyo ito mga tissue holder niya. Puro mga... Yung pang-pipe, oo, so ganun yung style niya. So, yan, sa mga viewers natin, na makakakuha kayo ng idea, medyo yung mga ganito, pagka creative kayo, marami kayong magagawa. Yan. Yes. So, katulad nito, ito, oh, yes, ito pipe din yung pinaka-ano niya, yung pinaka-antag dito, bracket. Support, oo. Yes. So, yon. So, para ano na siya, hindi naman siya expensive masyado kasi wala siya tiles. Baka maraming nagtatanong, hindi ba mahal din yung ganitong finish? Actually, hindi kasi after plastering, mag-a-apply lang kami ng skin coat and then sealer na. Pero yung skin coat dapat kasi gray para magmukhang concrete finish. Okay. So yun, may ideas tayo na okay din siya sa ano kahit mabasa, di ba? Kasi may sealer naman siya. Kasi may sealer naman siya. Tapos yes. Eto naman, moving dito sa kanyang... Si Direk, di ko natapos sa seal. So, ito naman tayo sa hagdan, papuntang second floor. So, kung mapapansin nyo,
Ang isang feature pa ng bahay ko, industrial din, is yung mga ginamit naming materials, eh, mga tira ko sa construction, para din maging, ano siya? Recycled. So, like, yung ano natin, mga pipe, handle natin, is mga BI pipe lang na galing sa mga project. And then, yung wood stairs, galing din sa aming farm. Sa Batangas. Ah. So, konting, ano pa, linis pa pag naayos na, kasi nga, ongoing renovation pa yung bahay. Yeah. So, ngayon, punta tayo dito. Ay, ito pala yung kanyang office. Ito yung office ko. Medyo tinordito yan kasi nung isang gabi, so saka na lang natin pakita. Tsaka yung mga weights natin dyan pang exercise, okay, jump rope. So ito, yung landing niya may halaman pa rin. Ano to? Ito yung ating, of course, snake plant na in concrete pads din. So kaya yung ginagawa yung concrete pads. So ito, papunta sa second floor. Ito, maliwalas dito kasi meron siyang glass. Itong glass. Sa labas. Itong glass galing din sa isang project na tinanggal namin yung glass. Sabi ko, sayang naman. So, I'll use it na lang para maliwanag siya. So, ganda na niya. So, may ano yung pagdala ko sa labas? Ito naman, going to the third floor, which is meron na yung storage, tsaka rooftop garden, and future. So, under construction. Yes. So, meron tayo, meron siyang isa. Bayan dito sa second floor, meron siyang tatlong rooms. So, ito isa, room yata ng kapatid mo. Guest room. Niece ko. So sa guest room, ito isa another room rin. Yes. Then ito naman ang master's bedroom. So pasukin natin. Dito naman na tayo. Kita ka lang saglit yung under construction para... So ito ginagawa na to. Yes, para alam ng viewers natin yung itsura ng under construction. Sige. So ayun siya, ano pa pala ito labas? Magamiteri siya. Magkakaroon siya ng sarili niyang door dito. Para may sarili na siyang access. Yes. So, ito. Lika, pasok tayo. Wow, more elevated pa siya. So, makikita niyo, yan yung unfinished pa na walls natin. Ganyan pa siya pag hindi pa na si-seal. Tapos, ito, purpose ng elevation ng bed, para maka-store siya ng mga stuff. Mga gamit natin niya pa sa ilalim. Kasi alam naman tayo mga Pinoy, mahilig tayo magtago ng chismis. Magtago. Correct. Souvenir and stuff. Tapos ito, gumawa ako ng bed. Bed frame niya. Naka-fix na. Naka-fix na rin para maganda yung seamless na sarili. So ito ang mag-occupy dito, pamangkin mo. Yes. Yun. So ito, meron pang space dito for cabinets. Pwede pa. Dito yung cabinet. Tapos dito. Meron siyang table. Mamaya pakita natin table. Yung mga... Papakita natin yung mga rendered yan. So ito, meron pa dito. Yan na yung sa labas nila. So balik-balik tayo dito. So, ito yung access niya papunta sa labas. So, another set of plants. Anong plant ito? Ito, ponytail. Ito, isa sa mga ponytail pa na favorite ko. And then, ito, Glacina Anita siguro. Medyo magandang plant siya. Pa-indoor din. Pa-indoor din. So, doon sa kanto doon, mapapansin nyo yung nakahangin pa rin plant. Yan. So, meron siyang photos na stem na siya. Magandang plant na pinutol. Pinropagate. Tsaka yan, akasya din yan galing sa, or at yung ledge. Yung ledge galing din sa farm namin yan. So, yun. Tapos ito, yung pintuan ng master's bedroom, napansin ko, and then yung, paluchina. Paluchina din. Ito, pinabricate lang namin. Sinagyan ko lang ng frame ng konti. Tsaka, makikita mo, yung lock nito is also, RFID. RFID lock or touchscreen. Bluetooth, yes. Okay natin. Yan. Asa na si Elias? Nagtago na. Ayaw magpakita. Yun. Halika, pasok tayo. So, yun. So, ayun! Nagtatago. Halika dito. Sumama ka dito sa amin. Bili sumama ka. Ito yung... Hello! Hey. Yeah. Hello. 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 Room namin. So, nakikita niya pala tayo dito. Oo. Nanonood pala talaga siya dyan. Oo. So, yan. So, may CCTV sila. So, yung mga magnanakaw niya, hindi kayo basta-basta makakapasok dito. Yun. So, ito yung pinaka-foyer mo. Foyer. So, na kanyang master's bedroom. Study area. Pero, pasok daw. Since lockdown, office space muna ni Han. Yes, work from home. So, ano rin to? Smart home din tong bedroom. Uh-oh. Pakita natin. Hey Google! Ay, patay si Google. Alexa! So, dito tayo. Turn on masters. Yun! So, lumiwanag ang buhay. Salamat sa meral ko. So, dito, meron din siyang plants. So, ano na lang? ZZ plant. Oo, ZZ plant. Meron din siya itong, ano man tawag dito? Fortune plant. Yan, napakatibay na plant. Meron din siyang, customized na
plant box din po yun. Plant box, pero... Concrete ba yan? Nawarit siya sa plywood. Plywood na skin coat. Lakas na skin coat din. Lakas na skin coat. Yan. So, ang ganda. So, lahat customized. So, meron din siyang shelf dito na built-in. Tapos, ano pa ba? Makikita natin. Siyempre, kama nila. Elevated. Bakit elevated? Parang elevated. Victoria. Parang Victoria Court. Ang purpose din niya is katulad dun sa isang room. Na-inspire ka sa Victoria Court. I'll show you. Ang purpose niya is dahil meron siya. Ay, ano mo. Ah! Storage! Wow! Ganun pala yun. So, kaya siya elevated. So, may to maximize yung mga dead space. Yung laminate, galing din sa dati yung house. Oo. So, lahat yan naka-elevate. So, baka ito meron din. Dapat, itong bed, yung dati namin bed, nilagyan ko lang ng palutsina para mag-match. Ganda nito. Para ka na sa Victoria Court. Ganito na nakikita ko sa Victoria kasi, yung mga naka-elevate. Pag sinabi mo kay Alexa, Alexa, bedtime. Wow! So, mot. So, nakita mo. Mot style. Yeah. Wow, okay. So, ibig sabihin pag bedtime, Netflix time. Oh. Yun. Tama. So, yan na. Nagsiset up na yun. So, in front of the master's bed is yung kanilang entertainment area. So, pero yan. Yung smart home naman natin, meron din tayong switch. Manual. So, pwede din manual. Kung medyo sinipag-sipag sila. So, alam mo, actually, natatandaan ko dati, pati basurahan ni Gerard, automated yan eh. Ay, nandun. Nasa bathroom, ang ating automated. Ah, service. So yun. Ito naman, yung aming walk-in, eh ito, chinong namin nung isang araw. Inano? Kaya, tsunami. Ah, chinunami. Oh, kaya saka na lang natin. So, wag na muna natin ipakita. Hindi siya ready. So, eto naman ang kanilang, ano ba tayo ito? Toilet and bath. So, pansin mo, ang tawag okay, dito. Ito yung, nakita mo yung switch natin, wifi switch siya, na glass panel. And ang mayaman! Then, mayayamanin! Ayan, ayan yung wifi signal yan. So, pwede mo siyang i-press lang ng ganyan. So, pwede siyang manual-manual. Pwede, siyang... pwede rin siya i-control ni Alexa, or Google. Okay. So, eto, pasok naman tayo dito sa kanilang... Okay, pasok pa po. Ano ba tawag dito sa kanilang toilet and bath? So, hiwala yung kanilang... hiwala yung kanilang shower area at saka pupu area. The water closet water area. Closet. So, parang pag halimbawa tumatay yung isa, pwede maligo yung isa. So, ito, meron kaming malaking separate, sink. Separate yung kanilang ano. Lagi kami nagsimula ka ni Honey, pag nagtutubrush. Kaya para sabi ko, pag gagawa kami bahay, tag-isa na lang kami para hindi kami. Actually, malaki siya. Alam mo yung nakikita ko sa Glorieta, ganito na siya. Yung sa mga mall, yes. Ganito na siya kalaki. Ano rin siya, gawa lang din siya sa concrete. Oo, ganda. Tapos receiver lang. And kung makikita nyo, mirror, para hindi na rin magagawan, na merong... Saka maganda ako dito sa mirror. Yan, meron din tayong storage. Storage siya. So, mga tip yan sa mga gusto mong pagawa ng bahay para ma-maximize. So, para matago yung mga chismis, para hindi kita yung mga sa punggol na mga bote-bote dyan na wala ng laman. So, ito, kasi alam mo yung mga Pinoy, mahilig yan magtago ng mga yung nakukuha sa hotel. So, para hindi alam na nangunguha kayo. Ayan, mga secret nakatago dyan sa loob. So, ito, another Lazada... Faucet. Ito ang mayang Christina Falls. baka maging nalang tayo ng Lazada. Sponsor. Punta tayo dito, Maria Cristina Falls. Sa kabila naman, ano ba isang falls sa Pilipinas? Pagsanhan Falls. Yan. Pagsanhan Falls naman. Oo. Siyempre, yung value natin, hindi magpapatawa sa smart home. Meron din siyang motion na... Motion, automatic din lahat. So, bawal ma-fall. Yun. Dito. Ayun, nandito. Eto may mga storage baskets din pala siya. Yan, ano ba tayo dito? Mga buri. Oo, mga native. Para yung mga, ano natin, hindi naka-display. Oo, so yung mga chismis hindi naka-display. So, yes. Lalagyan pa yan ng mga plants later on. Ayan, so, eto, meron siya. Eto yung sinasabi ko sa inyo na, ang tawag dito, dito pasok tayo, meron siyang shelf dito ng mga towels, ng mga tissue, ganyan. Eto yung kanyang auto. Gumagana pa ba? Oo, gumagana pa siya. Ito? Oo. Ayun, so, ano siya? Ano yun? Sensor. Sensor. Yes. So, yan yung natatandaan ko. Ito rin makikita niyo yung ating tissue holder industrial. Dito naman tayo sa shower. So, yan. May mga halaman-halaman. Ah, ganda nito. So, meron siya. Of course, yung shower area natin, hindi magpapahuli sa plants. Hindi magpapahuli sa plants. So, meron din siya. Customize ako ng wood shelf. Tapos ito, pasensya na medyo
binakba ko kasi yung dating closet. Oo, dahil? Eh, kasi dati, meron siyang digital sensor. Mm. Kaya lang, mahina yung pressure. So, pinapalitan ko lang recently. Tapos, makikita nyo, meron tayong dalawa. Rain, ano siya? Rain can, 16-inch na dalawa. Ay, so, malakas naman ang tubig sa inyo dito? Medyo malakas naman yung pressure. Kaya siya dalawa para, if ever, alam ko naman. Pag dalawa kayo, kasha naman. Dalawa kami. Hindi kayo magagawan. Oo, kasha din. Pero, so, try na natin. Joke lang. Si YT ayaw naman gamitin yan. So, yun so ito lang sa kanya. So, sponsor natin. Baka naman, Dove. Yan. Celitech. O, diba? Pantene. O. At saka Head and Shoulders. Yan. Saka ako niya, meron din siyang hot water. May multi-point. Hot and cold. Okay. Heater tayo dyan ang tago. Certified yayamanin. Hindi pa naman. O, diba? Pag may hot and cold, basta may heater, mga ganun. Mayaman yan. Wow, mayaman. Hindi tayo, balik tayo sa master's bedroom. So yun, yung nakita nyo na yung kanilang humble abode. Humble abode talaga. So yung living, lanai, dining, kitchen, rooms, offices, lahat. Nakita nyo na, pati toilet, pinasok natin. So mamaya ipapakita natin yung sa slide, yung talagang magiging finished product. Nung kaniyang, ang tawag dito, interiors ng bahay niya. So, ayun, anything to promote, Gerard? Bago tayo magtapos. Siguro pakita lang natin yung mga interiors mamaya sa ground floor. Uh-oh. Tsaka since yun nga, dahil smart home to, pag-aalis na tayo, anong sasabihin natin? Alexa, bye! Yun, nagbabayin. Pero kita pa ba ako? O yun. So sige, mamaya bago ko magpaalam, baba muna ulit tayo. Stop mo muna direct. Mga amigos, mga amigas, nakita natin yung bahay ni Architect Gerard. So yan, for more Katok ni Kitek episode. Siyempre, huwag niyo kakalimutan mag-subscribe sa aking channel, Carla Malabia. You can also follow me on my Instagram, art_CarlaFM. At siyempre, yung aking Facebook page, Carla Malabia Vlog. So, last words. Okay, so, I want to thank Architect Carla para na-share ko yung munting bahay namin. And, of course, para din nagkita-kita rin kami sa yes. Lockdown, kahit pa paano. Nakita ko yung mga friends ko sa architecture industry. Okay. And para din ma-share namin na yung bahay namin na kahit naman hindi kalakihan, cozy naman. At saka gusto namin okay lang yun. Ayun, para din, ano na lang, para ma-share namin yung smart home namin. Yun. Saka syempre, para dun sa mga balak na mag-renovate o mag-redesign ng kanilang bahay. So, makakakuha kayo ng ideas kung paano nyo i-maximize, kung paano nyo papagandahin, paano nyo lalagyan ng accent, ganyan kahit na maliit yung mga spaces natin. Magmumukhang malaki, tsaka magmumukhang pangmayaman. Sige, so yun, thank you again. Thank you, Je, para sa pag-welcome nila sa kanilang bahay, pag-welcome nila sa atin sa kanilang bahay. So, maraming salamat din sa kanyang wife, ayun. Ikot mo direct. Ayaw magpakita. So yun, again, maraming salamat at magkita ulit tayo sa